Good day mga boss, isang panda supremo ang ating bisita ngayon. At susubukan nating ayusin ang kanyang carburator dahil pag pinipihit yung kanyang air screw, aray ang init, pinipihit yung kanyang air screw, ito, yan, wala siyang respond o hindi siya nagbabago pagka pinipihit. Ibig sabihin yan, ay maaaring barado yung daanan ng hangin o kaya naman ay meron siyang singaw. Kaya pagka pinihit mo yung sa air screw, wala na siya, hindi na siya nagana. So yan ang ating susubukang gawin ngayon mga boss. Ayusin natin kung maayos natin. Gawa ng padalong balik na to sa akin, inayos ko siya. Tapos i-gumandang andar. Tapos ngayon, nag-iba na naman. Sa mga ganitong sitwasyon, medyo kailangan natin ng masusing pagsusuri para maayos natin yan. Karaniwan, pagka ganito ang issue, lalo na at mga nadaan lang na magpapagawa, masisira ang mekaniko. Dahil nga, hindi lang yung sira niya, may mga sikreto pa siyang sira. Kaya nangyayari, pagka dinala sa mekaniko, tapos tumino, tapos balik na ulit. Ibig sabihin, hindi na kuha yung talagang sira. Gawa nang meron pa siyang hidden issue, hindi lang yon. Parang pinalitan na ito ng ibang piyesa. So, ayusin natin. Papantarin muna natin. Ngayon dito. So, papantarin muna natin mga boss para makita nyo yung kanyang andar na hindi maayos yung kanyang sa air screw. Kahit anong pihit ko kasi dito mga boss, talagang hindi siya nag-iiba ng minor. Kaya kailangan nating iayos. Pipihitin ko din yung minor mga boss para makita nyo. Pandarin muna natin. Ayaw mandat. Nakakambyo. So ayan yung andar niya, tapos problem lang ito. Ayos naman yung kanyang minor, kaya lang pagka siya ay nananakbo na tapos halos nakarekta ka na, bigla-biglang nasinok kasi nga hindi makontrol yung kanyang hangin sa air mixture. Hindi ayos yung hangin niya. Itataas mo yung minor tapos pipihitin ko yung air screw. Tingnan yung mabuti o pakinggan yung mabuti mga boss yung kanyang minor. Tapos pipihitin ko to, air screw na to. Kung magbabago. Yan. Karamdaman nyo mabuti mga boss. Sasagad ko muna. Sagad. Yan, sagad na yan. Dapat yan pagka sa ordinary o sa normal na minor, kung yan ay nagana ang hangin, mamamatay na yan. Ang problema, ayun, hindi siya mamamatay. Tapos ibabalik ko, lulagak ko. O hindi nyo maigil na magbabago. Wala nang bilang kung pihit niya, basta itutudo ko na lang. Wala talaga. Namatay na siya dahil tinanggal ko na yung air screw. Anong nangyari niya, naging tudo na yung hangin na pumasok.
dito na dumaan sa butas na to. Siguro ang barado dito ay yung butas na galing dito sa intake manifold. Oh, dito sa carburator pala, hindi sa intake manifold, dito sa loob nito. Mayroong butas yan dyan eh, papasok dun sa air screw. So yan ang, yan ang ating ayusin mga, yan ang ating ayusin ngayon mga boss. Kita nyo ba, tinanggal ko na. So, are, alas ko na. Alas ko na mga boss, yung kanyang carburador. So, kakalas 5, itong cover na to. Tapos, titignan ko yung kanyang mga parts kung meron dumi. Mangyari nito mga boss, yung kanyang hangin dapat na dadaan sa air screw dito manggagaling, kaya dapat may lulusot na hangin dito na makakapagpapago ng kanyang minor. Ano natin magagawa yon? So update ko na lang kayo, tapos ikukwento ko sa inyo kung paano ko nagawa mga boss. Ayusin ko lang to. Tapos, pagka nagawa ko, di saka ko na lang sasabihin kung ano yung posibleng ginawa ko para magkaroon kayo ng idea. Okay mga boss, matapos ang ating pag-iimbestiga. Parang pag-iimbestiga natin to dahil alamin natin yung mga posibleng dahilan ng sira niya. Ngayon, ang nangyari mga boss, ganito, hindi ko na lang pinakita sa inyo dahil siguradong mahaba ang ating oras. Maboboring lang kayo. Ang nangyari mga boss, ito ay choke. Itong choke na to mga boss, hindi na siya nagana dahil stuck up na siya. Putol na siya dito sa gitna. Yan. Putol na yan dyan. Ngayon, ang dahilan niya kung bakit siya ay hindi maituno ng ayos dito sa air screw. Dahil nga batak itong choke, batak ng kaunti, ay pagbatak siya ng kaunti, iiba talaga ang minor niya o makaka-epekto siya sa andar niya. Pakita ko sa inyo yung epekto ng choke. Kahit kaunting-kaunti lang ay nakaka-epekto siya. Ito, tinanggal ko na to mga boss dito. Tinanggal ko na yan dahil itong parting ito nga mga boss ay stuck up na. So talagang wala na, hindi na siya nabalik, hindi na kayang patakin ng spring dahil stuck up na nga. Ngayon, papaanda rin ko para makita nyo yung posibleng maging epekto niya. Yan. Ito mga boss, yung cable na papunta doon sa choke. Hihilahin ko lang siya ng bahagya, mag-iiba na ang minor niyan, posibleng mamatay. Yun. Kaya kaunting-kaunti lang, mahila lang siya nito, nitong cable doon sa choke. Kasi siguradong iiba ang kanyang minor. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung sample na talagang nagbago na yung kanyang minor o yung kanyang air screw, nagana na siya. I-start ulit natin. Oops. Yan. Tapos pipihitin ko na ngayon mga boss ang air screw, pakiramdaman yung mabuti. Konting-konti lang. Yan. Bumaba na ang kanyang minor. Tapos ibabalik ko. Yan. Tumas na ang kanyang minor. Okay na. So, ibig sabihin, napagana na natin yung air screw dahil hindi na siya nakachok. So, yun lang. Yun lang yung nangyari sa kanya. Wala masyadong ibang issue yan. Kanya binalik ko. Bumaba ulit ang minor. Ibubukas ko ulit. Yan. Tumaas na ulit ang kanya minor.
Ibig sabihin, okay na yung kanyang screw na gano'n na. Ngayon, teka, patayin ko muna. Inayos ko lang muna to, hindi muna tayo bumili ng chalk cable. Dahil hindi ko alam kung bukas ngayon ang mga shop. So ang gagawin natin, dahil nakita natin na ito lang yung issue, alam na natin kung ano yung ating bibilhin. Hindi tayo gagastos basta-basta na hindi natin alam kung ano yung talagang sira. Hindi yung pagkakita natin na yung chok yung ano, stock up, bibili agad tayo. E paano kung hindi yon? Kaya ang ginawa ko ngayon ay tinanggal ko muna ito dito para malaman ko kung yun talaga yung diferensya. So nakita natin na siguradong yun yung diferensya. Pwede na tayong bumili. Ibig sabihin, hindi masasayang ang ating gastos. So, ganun lang mga boss. Hindi ko na pinakita sa inyo yung paggawa natin dahil nga para hindi tayo magtagal. Para ma-shortcut lang, makuha nyo yung saktong idea kung paano siya maayos. So, ganun lang mga boss. Ganun lang kasimple. Sana ay nakapagbigay tayo ng magandang idea ngayon. Nakuha nyo agad yung saktong sitwasyon. So, maraming salamat sa inyong panonood sa video ng ito. At kung bago ka pa lang sa channel kong ito, A Real Moto Shop, at nagustuhan mo ang video ng ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe o i-hit mo na yung subscribe at pindutin yung bell button nyo sa baba para manotify ka pagka tayo mayroong bagong video, bagong upload para sa inyong mga boss. Marami na tayong subscriber, 41,000, magpo 42,000 na. Dagdagan pa natin, dagdagan. I-share natin sa ating mga tropa, sa mga kaibigan natin ng mga riders yung ating video para merong makuha ang idea. So walang hindi, magugustuhan nyo yung ating ginagawang pagbibigay ng tips sa ating YouTube channel. So hanggang dito na lang mga boss, at kita-kita tayo sa susunod na video, yung mga gagawin pa tayong video dyan. So please subscribe. Thank you.